Welcome to Love Lines. Ang umaga Pilipinas, araw ng Linggo. Kaya tara, simula tayo. Ang ganda ng umaga. Ang ganda ng umaga. Ang ganda ng kalimitan. The word humility comes from the Latin word humus, which means soil, lupa. Kaya, humility means having yourself, having your feet firmly grounded on the earth. Ang isang taong mapag-umbaba ay natapa ang mga paas sa lupa. Ano ibig sabihin mo? Ang isang tao ang pagkumbaba ay nakikilala niya ang kanyang sarili. Una, sa mata ng Diyos. Bago, sa mata ng kanyang mga. Sa mata ng Diyos ay pagkumbaba. At ito nga tayo, humility. Kababahan ng Lord. All the other virtues depend on the virtue of humility. Kung wala ang humility bilang foundation, ang iba pang mabubuting katangian at gusto natin na pagkaroon tayo ay bumbo. Humility is the foundation. Sa pangalawang bahagi, sinabihan ng ating Panginoon yung mga nag-aanda ng mga pili. Sabi niya, kung kayo mag-iimbitan, huwag ang mga kaibigan ninyo, yung mga kapamilya ninyo, ang mga kailangan ninyo na tulayan ang kanilahan ninyo. Tapos ang kanilahan ninyo ay ang mga lupa, ang mga bulan, ang mga pinkaw, ang mga bili. Ano ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba, pagka ang imbitan mo, yung mga kapamilya ko, yung kapit tayo ko mayaman, pwede ka rin nilang imbitan na pinagganti. Pero kung hindi imbitan mo ay yung mga wala-wala, hindi sila makapagbabayan sa iyo. They will be forever grateful to you. Minsan meron ako narinig, sabi, kapag gano'n tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo-lalo na sa mga wala-wala, pinauutang natin ang Diyos. Diyos ang nagkakutang sa atin. Sa katauhan ng kapwa natin, may hirap ng mga wala-wala. At ang Diyos ang magbabalik ng lahat ng ating mga kabutihan sa kanyang pag-aaral. Ito yung sinasabi materialis na gagamitin na pwede natin gamitin sa pagtatayo ng ating sarili pagdudulan sa kalihan ng ayaw ko kung natin yung kinikwento yung mga kabutihan natin ginawa kung tayo ay nabibuhay sa kanila. Madalas natin marinig ngayon, i-encourage tayo, maging blessing tayo sa
si Tantan. Be a blessing to people. Huwag ka tayong maging blessing sa mga kapamilya natin. Katulad yun. Bilang isang ina, bilang isang kapa, bilang isang kapatid, gusto ko ibigay lahat ng maganda, masarap sa mga natural na mahilig kaugnayan sa inyo. Pero lastly, matutang tayong magpahagi. Ano bang biyaya na sila nagpahagi sa Diyos sa mga tunay na nangangailangan? Pwesto tungkol sa huling pagluko. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga nasasabi, ano man ang iwanin nyo sa mga maliitong kapatid nito ay iwan nyo sa akin. So, two lessons na dadalhin natin at tapunin natin pag-inaya at sana ay i-complete natin sa ating buhay. Bago tayo magpapunod. When we humble ourselves, the Lord will lift us up. And when we prepare a lunch or dinner, let us remember not just our loved ones, our friends, but also those who are in need. Kasi sila ang magiging instrumento at tulsit para magbuksan sa atin ang kayamanan in the name of the Father, and of so that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.